Mga bestiwap, welcome to the land of Dawn. Game number 3, Iphios Esports versus sana Makapasok. 1-1 ang ating score. At this time, wala lang namin ito mabilis for Iphios Esports. Patrick dito for Kufra, Yami naman for Hylos, Arbs for Kaja, Kenshi for Gushon, at Mimao for this Bruno. Para naman sa red side, sorry, M. Thin for the Natalia, Mitch for the Esmeralda, Lancy para sa Balira, M para sa X-Borg, pero mukhang mapapatay si Kenshi dito. Mga kaibigan, din mo yung cutie para sa Cho. Naku po, mukhang kakaroon pa ng pixelated na naman ang akin screen, pero dinilaan pa nga doon. So talaga naman, napatay! Nabigyan dito ng tropa ng Iphios Esports ang isa sa team ng sana makapasok. So sorry, M. Thin, nagbabalak pang pasukin dahil na may Natalia siya. So, pwede pa kung sakasakali man. Oo, tama ka dyan. And, tingnan natin, mga besties. Ito na, nakupo, wala pa naman level 4, pero pinupuno nila ng action. Ito ang something that they have to bear in their mind. May Natalia palagi sa paligid-ligid. So, kailangan maganda-ganda palagi ang bitaw dito ng first skill ni Arbs, makapag-reveal man lang Natalia. Other than that, siya ang mauunahang mapatay dito. Pero ito na, nakupo, knowing the fact Natalia, speaking of, ayun, naku, mga ninja moves talaga. Mo ang Iphios Esports, mahihirapan na ngayon against saan na makapasok, and saan na makapasok dito is really doing their well. Yami damay din, dalawa agad ang nakuha nila dito, plus the invasion of buff na baliwala yung blue buff ng Iphios Esports. Sabi nga dito nang sana makapasok, ano naman kung wala yung Hanzo, may Natalia kami. Di ba? Tapos Demon Cutie dito, siya na yung hawak ng show dun sa top lane, which is napakaganda rin naman, mapupush na nga rin, hindi lang napuntahan. Actually, ang isang Gushon dito is sobrang delay na. Sobrang delay na siya kasi wala pa siyang wala pa siyang level 4. Naunahan pa siya mag-level 4 ng Bruno natin. So, para sa kanya, medyo dapat nakakapatay-patay na siya early stage of the game. Lalo na 2 minutes, nakakapatay na siya na siya dito. Makaka-burst out na sana siya. Oo, tama ka dyan. Or else, may hirap-hirapan siya pag tumagal-tagal yung game. Pero para sa akin din naman kasi, yung Gushon pick din naman halos, hindi na rin talaga worth it sa meta ngayon, na current meta. The reason why, bakit po? Kasi halos dalawa na ang fighter na ginagamit sa isang lineup. Tapos meron pang tank. So tatlo na kagad ang makunat sa side ng isang team. So, dalawa na lang ang kaya mong patayin doon kung saan sakali. Pero dahil nga may support pa. So, mahihirapan ng boomers tang isang Gushon, mga best. Tingnan na lang natin dito sa lineup na sana makapasok. Meron silang X-Borg. Meron silang Cho. Meron silang Esmeralda. So, doon pa lang sa tatlong yun, X na ma-burst kagad ng matagal yun. Gushon yun. Matagal yun. Kaya kailangan ma-burst nila dito. Siguro, ang ma-burst lang nila, yung sure na mapapatay nila, Natalia. Yun lang. Feeling ko lang, ha? Kasi syempre medyo malambot. Natalia pala tsaka Valir, medyo may malambot din naman na parte dito yung tropa na sana makapasok. Pero Patrick, hawak ang isang Uranus. Ang hirap nga naman tapatan nung isang Esmeralda dun. Naku po. Pagka nagtuloy-tuloy ito, mahirap to para sa kanila, mga kaibigan. At mukhang mapapatay pa ang isa sa team dito ng Iphios Esports. So 3-1 ang ating score, 2 minutes and 20 seconds in our game time. Ako po, medyo bottom lane, kailangan nilang i-sandwich play. Kailangan nila mapatay muna to si Patrick bago gumalaw o bago umikot ng bago mag-clear ng ibang linya. Oo, tama ka dyan. And for this time, mga besties, 8 seconds or 5 seconds for lalabas na ang ating first third of our game. Pero ito sa bottom lane, si Patrick na bigyan. Ito na ang ganti ng sana makapasok, nagseryoso na. Pinasarap lang yung Laban, oo. Pero at the end of the day, ito ang moment. Burst down. Ito ang moment na yung game number 1 at game number 2, baliwala na. Kasi do their best na dito sa game number 3, kumbaga. Pero naitulak pa nga dun. Mga kaibigan, napatay na yung Bruno, Mimao, and sorry, MT, nanganganib na din. Diyos ko naman, medyo masakit nga naman yung nangyayaring yun. Pero nakatakas pa rin dito, M and Mitch for the backup. Yami, mukhang nanganganib nang mamatay dito. And 6-2 ang ating score. 2-4 nating trade. Ang ganda, ang ginagawa na sana makapasok ngayon. Naku po, mukhang pinapakita nila na agresibo.
naman sila this time around. At sabagay, tulad ng sinabi natin, medyo mahirap nga lang ang galawan talaga ng Gusion this time. Pero ito, pumasok siya dito, 37 taken pa rin ba sana makapasok. Pero si Gusion dito, wala man lang na-burst ni isa. At ito, siya pa nga yata ang mamamatay. Grabe naman, speaking of, talagang wala nang nagawa ang Gusion. Pero si Sorry I'm Thin dito, mga besties, tumatakas-takas lang against Arms. Pero si Mimaw, nakasalubong ka pa ng isang marksman. That's the problem. At here comes the backup. Yan ang maganda for Iphios Esports. Mabilis sila bumakap sa isa't isa. Ang tagal ng engagement na yon na sana makapasok, isa lang napatay nila, Gusion lang. Kung alam nilang hindi na nila aayanin patayin pa yung iba, dapat nag-disengage na sana makapasok. Para hindi so, na sila nakabutan. Ang ginawa niya kanina, nag-ikot-ikot lang dun sa turtle side. Kumbaga wala siyang incandescence para makalabas eh. So sana idiniretso niya lang ilabas niya kaysa umiikot-ikot lang siya. Kumbaga yung parang lag ka. Ganun yung nangyari dun sa Gusion kanina, kaya napatay na agad. So 1-3-2 ang score ni Kenshi dito. So yung show naman natin medyo kahit papaano masakit-sakit na, level 7 na rin. So samantalang bottom lane, inaalaga naman ni Sorry M10 tong si Mitch eh. Nakakuha pa sila ng objective, so papalag-papalag. Pero top lane natin, apat ang magiging kalaban nila. Lancy, naging negative to para sa kanya. Possible, uy, glorious pathway na ilapag agad. Medyo maaga yon, pero tower lock na nga lang din ang tropa ng Iphios para makakuha nga naman ng tower dun sa top lane. Pero Demon Cutie, nabigay ang kanyang flicker para ibigay ang Jit Kundu, pero walang tinamaan. Medyo magiging negative ang galaw na yon para sa kanila. Tama ka dyan. For this time, pero at least sumasagot naman ngayon ang Iphios Esports. Sabi, ano sinasabi mo na this is the time for sana makapasok? Kaya namin yan sabayan, mga best wap. Eh, nagkataon lang na naka-early lang sila sa amin. Pero ngayon, babawi kami little by little. May Bruno kami, kumbaga. So, tingnan natin kung yung Bruno to. Ito sana makapasok all three games. Wala silang marksman. Pero tingnan natin kung talagang they live by date. Pero ito na. Uy, grabe sa punot ni Arbs yun. Napakalikot ah. Wala ang kawala si Sorry M10, halika dito, sasabunutan lang kita saglit, Natalia. And for that moment, 7-7 ang ating score. Tumabla pa ang KDA natin for these two teams. No. Sakit nga sa ulo nun, no? Lamang na sila early, tapos biglang nakakabawi na naman yung Iphios. Though knowing na merong marksman yung Iphios dito, meron din silang assassin, din may tutok sila dito and support like Kaja. And Kaja pa ngayon nakuha nila dito, medyo maging maganda so para sa kanila. Revitalize ang nailapag Lancy, mukhang mapapatay, pero kapag flicker out lang din yung Kaja, oop, binalikan. Oop, sinipa pa nga, Wave the Dragon, pero hindi nag-connect yung Wave the Dragon dito ni Demon Cutie, napatay pa rin. Naku po, sana makapasok, pumapalag-palag na. Mga kaibigan, sandwich playback coming from Sorry M10. Glorious pathway ang nailapag, pero medyo mabilis ang kanilang paglalakad. Mga kaibigan, mga katakas dito, Mitch, eh kahit pa paano, nagbibigay pa rin ng damage. So medyo masakit na. Pero pag nahila lang, nakadena ng gintuan ito, instant burst ka. Meron ng incandescence yung yung Gusion. Tama ka dyan na, Kuya Herb. Pero ito na, ako po si Mitch, ayun, na-burst lang din. Sabi sa'yo eh. Sabi sa'yo eh. Dali, mga best wap, nalambot dito si Esmeralda, mga kuya wap. Pero ito, naku po si Patrick against the two teams. Sana makapasok, disengage na lang muna. Masyado pa namang maaga, this is too early to predict the game, mga ibigan. Nagtatansyahan pa lang to, nagpaparamihan pa lang to ng patahayan at saka ng kills and death. So, okay lang muna yan. Pinaka-crucial muna dito, yung tower push, yun muna yun. Kasi kailangan makakuha sila sa mid lane, kasi yun yung pinakalamang eh. Yun yung pinakamagandang pwestuhan. Kumbaga, mamamaximize nila yung mga bushes sa magkabilang side. So, magiging okay. Shoutout nga pala kay Jigs na nanonood. Tropa natin yan. Shoutout sa'yo, Jigs and Teddy. Mga best two up. Shoutout sa'yo. Talagang tayo tumalon, tayo si Migaw. Jigs lang showtime pala yan. Pero, enjoy the stream. Welcome the stream, Jigs. Dahil na-shoutout ka, share mo na din. Share mo na din. Baka naman. Gusto mo i-share. Pero eto na nga. Mga kaibigan, 1K gold lead in favor of sana makapasok. Pero sa kills, lamang dito yung Iphios. So, Mitch, Mimo, nakapag-Berserker's Fury na rin. Uy, Mitch, medyo naligaw ng Bagya. Dito mamaya yung mga bleeds. Yun lang. Okay na, nakuha na nung sana makapasok yung momentum nila. Ay kaso, nababawian din talaga sila ng Iphios Esports. Hindi rin talaga papatalo basta-basta yung Iphios Esports. Hindi pa pwedeng walang sagot. Pero ganun din naman ang sana makapasok. Hindi rin pa pwede talaga na walang ganti. Na walang ganti.
'Di ba? So bibigyan namin kayo ng magandang laban. So bigyan niyo rin kami ng magandang laban. Ganun ang pinapakita dito. Isipin mo na lang, umabot tayo ng game number 3 doon pa lang. Talagang doon pa lang okay na eh. Oo, okay na, sulit na eh, 'di ba? Okay, sulit na eh. Lalo na ngayon, puno pa ng action, 'di ba? Totoo. Hindi lang sa game puno ng action, pati sa comment section, talaga namang kakaiba ang mga tropa natin diyan. So ito na nga, yung Turtle sinisimulan na din. Shout out din kay ano, kay Coach Panda na nanonood sa atin. Maraming salamat sa suporta. Oh, si Coach Panda nanonood sa atin. Pero ito na nga, yung Turtle, sino nga bang makakakuha? So, walang magko-contest. Turtle has been slain by Xborg. So, Mitch, nakakapag-farm na naman sila. Ito na naman yung farming site ng sana makapasok. Kanina, ito rin yung nagpanalo sa kanila eh. Oo nga pala, no, mga bestie up. So, that's the thing that they have to consider. 3K gold lead in favor of sana makapasok. But, not a big deal. Hindi naman big deal masyado kasi alam naman natin may marksman din ng Iphios Esports. Ito lang talagang hinihintay nilang mag-stand out and later on in the life. Yan din ang mag-shine ko sa asaali. And for sana makapasok naman dito, meron naman silang Natalia to counter that shine ng ano ng marksman dito ng Iphios Esports. Pagalingan na lang talaga sila dito mag-initiate ng team fight kasi itong Natalia mapasok niya itong Bruno, madikitan niya lang yan, sure ball na sa padero, yatapi bowlers kagad yan. Dapat din iwan nung kadya yung Bruno. Yun. Para kung sakali man na mababusit siya nung Natalia, tumatikila. 'Di ba? Oh, nako po, Way of the Dragon na ibigay pero medyo negative pa doon at napatay na rin nila ang isang Uranus or Patrick dun sa top lane and mid lane. Babagsak na rin sa kamay ng sana makapasok. Babawi na nga ang sana makapasok. Kumbaga sabi nila, nakaisa na kayo, gusto niyo pa manalo. Pero ito na nga yung last insanity binigay. Pero nahila dun at napatay ang isa sa team ng sana makapasok. Apat na lang silang de-defend. So 4v4 ang laban, 1-for-1 trade ang nangyari. Gusto po, paano kayang magiging sagot dito ng Iphios? Tama ka dyan, Kuya Irv. Pero tingnan natin ha, so far sana makapasok. Maganda ang takbo ng bola sa kanila ng game number 3 natin. Pero tulad na sinabi natin, game number 2 nga na comeback ng sana makapasok. So hindi pa rin tapos ang boxing dito para sa Iphios Esports. Laban lang syempre hanggat may pag-asa kasi sila nga nakambak kanina eh, di kaya din nilang umambak if ever. Pero for sana makapasok, magbawas na sila ng error. Ito, may natulan. Naku, yan ang problema. Ginawa mo. Yan ang problema. Minayot na dragon niya kagad, no? Dapat inano niya muna, jitkundu, nilandilandi niya muna bago niya winayot the dragon. No, para at least alam niya na makakatakas pa siya. Or kasi nahihilan na rin siya eh. Oo. Or nakabahitin pa sana siya. Sa ali. Pero eto na, naglo-lord na sana makapasok mga beso. Pero pipilit? Naku po, hindi kakayanin. Ganda ng timing. Pero sorry, I'm teen patay. Mga kaibigan talagang nangyayat. Pero si M dito, with this Xborg together. Ito pa sila, sabi ng banda, si Valirope nakakuha ng pan-dash out, dash in. Si Kenshin na dito, pero double kill para dito. Para kay Bruno at top lane kakatin na. Whoop, grabe naman si Lancy. Minicro pa nga ni Lancy. Nilalansi pa. Mga kaibigan. Uy, buhay pa rin. Nako po. Pero patay pa rin. Hindi na, buhay talaga. buhay talaga, medyo malalim. Though maganda naman sana kung nakuha siguro ng Iphios yun, possible, pwede na silang umano eh. Iba pa rin kasi yung dating nung may marksman ka, pero katulad kasi kanina, sa late game, mabubuhay, kumbaga lalakas at lalakas yung mga mages natin, especially Esmeralda. Habang tumatagal sa class, talagang namang lumalakas at lumalakas yan. Siguro, for me, pag nahila talaga nila yung damager or si Esmeralda, yun na. Tapos ang boxing, sigurado. Oo, tama ka dyan. So, tignan natin mga kaibigan, kung dire-diretso na ba to ng Iphios Esports, makabawi-bawi sila or hindi, talagang bibigyan pa rin ng magandang laban na sana makapasok. Ito si Yami, may face check, pero nakita niya, nandun ang Valir. So hindi, this is not a good option. Si Sorry MT naman dito, lumabas lang sa bush, dapat huwag siya pakita dito eh. Oo, huntingin niya lang yung gusto niyo yung kadya kasi yun yung masakit sa ulo sa kanila eh. Pagka nakahila, siguradong mapapatay sila. And syempre yung Chody naman, or Demon Cutie. Kailangan makahuli ng isang malupit o kaya kahit yung ano na lang sana yung Gushon o kaya yung Marksman. Pagkatapos nun, pwedeng pumalag na eh. Naku po, negative pa nga ata to. Sorry M10, nagpakita dun sa tore. Mga kaibigan, bottom lane pa nga ang magiging sagot. Naku Mitch, aalis na lang. Top lane, dinadaga pala sila. Ayun lang mga bestie wap. Simpleng mayaman lang din. Ay simpleng simpleng boso lang dito si Cho. Naku po, nananay na himik lang sa Gedli. Pero, well,
Ganun talaga ang Mobile Legends, si kailangan may sumisegue. Katulad nung Iphios Esports ng game number 2, dapat ginawa rin nila 'yun eh, no? Oh, segue-segue lang pero segue. Pasok dito si paring Mitch natin, mukhang nagugluta tayo na nga rin. Apat ang magiging kalaban ng tatlong to pero tower lock na lang ang gustong gawin. Yung Cho ang lakas mangulit. So nahihirapan din silang mag-engage ng laban eh dun sa bottom lane kasi baka mamaya matalo sila bigla dahil nga may Cho dun eh. So sasaglitin lang yung ano dun, mga turrets o yung mga objectives dun sa top lane. Tama. Nako. Kuya Erbino. Pero eto na nga mga kaibigan na medyo tatagal pa to para sa akin. Nahula ako dito. Abutin pa to ng ano ng 21 minutes. 21 yeah, minutes mga bestie wap. Kasi tumataba din yung man yung Bruno kahit papaano kung titingnan nyo nga isang item na lang siya eh, di ba? So ang pinakamahirap na lang din kasi naman dito for sana makapasok. Paano nila papasukin yung Bruno kung si Bruno nasa base na lang? Diba? Or oh, isa rin yun. Nandito dito na lang dinalo sa ano sa malapit sa tier 3 tower. Kaya hindi rin nila ito mawawipe out basta-basta ang Iphios Esports kung maingat ang Iphios. Pero kung itong Iphios na ito magagagala talaga sa labas, yun lang. Doon sila madadali. Masisegwin sila dito. Tansya-tansyahin muna natin mga bases. Mahirap i-predict pa to. So, para especially, nakita natin yung galaw nila for both game 1 and game 2. Diba? So, game 1 and game 2, lamang talaga doon ang Iphios. Diba? Pero for this game number 3, ngayon pa lang natin nakikita na napaka-dominante na sana makapasok. Pero pagdating sa KDA score, nahigitan pa rin sila ng Iphios Esports. Diba? Totoo. So, Lord na lang yung inaantay nila dito. So, kung sakasakali mo, basic lang para sa Iphios na mabasag yung Lord kasi may marksman sila eh. Mahirap kasi sana makapasok, wala silang marksman eh. Pinapatagal lang nila yung game ng husto para at least magkaroon ng item yung mage nila, yung mga mages nila. Dyan. So, mga besties, ito na ang level 2 Lord. Ito na yata rin ang magiging kasagutan for sana makapasok, para makapasok sa maganda-gandang standing sa ating group stages. Pero sumisigil si Yami. Naku po, nilapag niya na. Pinipilit niya i-reset. Maganda yan, pero Show. Hindi ni-reset. Yung Cho nasa baba. Yata, nako. Merong ano. May alak, kumbaga. Pero to, si Micho tsaka si Yami, oh, zone out lang sa isa't isa. Pero alam nilang wala yung Cho. Alam ng Iphios Esports na wala yung Cho, mga besties. So, ito na, nireset yung Lord. Uy, ganda bait din. Si MD ito, tinanggal lang pa ng immortality. Grabe, the damage is real. Pero mukhang kabilang banda si Patrick ang nabigyan ng isa. Bottom lane dito, mukhang mababasag na saan na makapasok. Keep them busy and God will do the rest. Kumbaga, pero may trade dalawa, double kill. Pero slowly but surely, at least naka-push ang saan na makapasok. Yun nga lang, dalawa ang napatay dito. At di pa rin tapos ang boxing. Mga bestie wap, naku po, napakahirap na itong sitwasyon ng dalawang teams na to. Hindi mo alam kung saan ka papanig eh. Sa segue bush ba o doon sa patayan with a Lord pressure, di ba? Medyo mahirap nga to para sa kanila kaya medyo na ano na sila eh, nababad trip na din sila eh kung paano nila tatapusin tong laban na to eh. Kasi ang hirap nang walang marksman. Ngayon, hindi sila makakuha ng objectives eh. Gusto nilang kuha ng objectives na mas maaga. Kaso ang problema, wala silang damage dealer. Yung damage dealer nila, si Cho, lagi pang wala sa ano. Wala pa lagi sa class. So, nahihirapan sila lalo dito. So, if yung Esports, malaki yung potential nila magkaroon ng comeback dito. And possible, kung makukuha nila yung Lord na to, yun. Pwedeng-pwede. May Bruno sila eh. Diba? So, may Bruno sila, tsaka may Gushon sila. Para sa mamburst, mahila lang. Mababurst daw niya yun eh, kahit anong mangyari. Yun. Atas ang mahila pa, Valir, no? O di kaya Natalia, shoot pati pato talaga mga besties. Pero ito talagang sana makapasok. Ayaw nila nalang tigilan din ang level 2 Lord dito mga besties. Ito na naman, Glorious Pathway para si Lance. Wala nang buhay. Ayun pa, Wave of the Dragon. Parang ay Demon Cutie. Delikado ang Iphios dito. Naubos ang kanilang mga life-stealing system. Pero 17-12 ang ating score. Si Yami patay mga besties. This will open for a level 2 Lord. Pero hindi, babalik pa rin. Si Kenshin, hindi ako papayag na walang ganti, pagiganti. Si Yami, dahil ang tunay hirap na masarap, na sa akin lang malalasap. Hirap sila kay Mitch, hirap sila sa Esmeralda. Nireset kung napapansin nyo naman, ang hirap ng isang Esmeralda katapat and bugbog talaga, mga kaibigan. Pagka Esmeralda kasi, gusto niya, pagka magkakadikit kayo, kasi may higupan niya kayo ng shield eh. So, as long as clash kayo ng clash, hindi nyo ina-expect na meron pa pala magbibigay sa inyo ng damage like Esmeralda. And late game na. So, siguro para sa akin, mapasukan lang ni Esmeralda tong mga marksman or the assassin, mapapatay with the Holy Crystal pa nga.
So, asahan mo na talagang magugluta, mapumuti ang buhay ng isang Esmeralda dito sa larong to. So, siguro, Chow, kailangan na rin ano, sumama sa clash. Kasi hindi ko na nakikita ang kasama sa clash si Chow, eh. Tama ako nga. Oops, ito pa. Naku, nasa bunutan din, mga bestiwa. Pero, this time, nako, laban na naman. Suntukan na naman. Yan, no, kailangan ni Demon Cutie kasi siya may pinakamalaking pera sa kanila, eh. Kailangan niyang sumama sa clash para makalamang sila. Unahin niya si Mimaw. Kasi negative na yung segue dyan, may Uranus, eh. Oo nga. Diba? As long as wala siya sa clash, alam ng Uranus na nandun siya sa bottom lane. Diba? Ganun lang yun, eh. Pero eto na nga, mga kaibigan, Glorious Pathway ang nailapag. Mukhang napatay na yung Natalia. Sorry, MT, nasasaktan na doon sa damage ni Mimaw. And a double kill pa para sa kanya. So, dalawa na lang or tatlo na lang yung natitira dito. Wala pa rin yung Chow hanggang ngayon. Nako po. Na laban sila ng laban doon and may medyo mahirap dito marksman eh, masasabi kong online na. And speaking of online, na shutdown dito yung isa M, mukhang nakapaglabag ng purify or revitalize dito Demon Cutie. Ito na yung inaantay natin, kanina pa dapat lumalabas si Demon Cutie, edi sana marami siyang napapatay. Pero up, Way of the Dragon ang naibigay doon sa top lane. Isipin mo naman yung damage na binigay noon, mga kaibigan. Oh! Grabe, mga kaibigan. And for this time, apat ang patay sa Iphios Esports. Huwag mo pauwiin. Win yun yan. Oo, huwag mo pauwiin. Lansin mo lang. Pero win yun sana. Win yun nga sana to. Sakasakali. Dapat binabatubatuhan niya lang ng ano. Binatubatuhan niya ng skills. Pero sa bagay, malayo din yung ano, yung second wave. Sasakali, mapapatay lang din ng ano, ng tower. Pero grabe, itong laban na itong dalawang to. Ayaw patalo sa isa't isa. Talagang pride to. Labanan na ng pride to. Kung sinong mas mainit ang kawali, yun ang mas magandang pagkaka-pride. Tama ka naman dyan. Pero dito sa Turtle or sa Lord side, sigurado makukuha nila tatlo yung patay. Matagal pang bago makapunta yan. Uranus lang din naman yan. So para sa sana makapasok, kailangan nilang gawin dito ay sabayan yung Lord. After sabayan Lord, yun na. Yun ang makakapagdikta kung maitutuloy ba nila to sa top lane or sa middle lane or matatapos na nila yung laro. So kasi, kailangan lang naman nilang i-burst noon dito yung ano, Bruno. After ng Bruno, wala na eh. Yung Gusion, okay lang din naman. Ayos lang din naman yung Gusion. Pero kasi, for now, wala na siya mababurst down siguro. Natalya na lang. Natalya na lang siguro. Pero Valir hindi rin eh. May Trancion yung Valir eh. Natalya na nga lang ang mababurst niya dito. Yun ang problema. Yan ang prob 5. Yan ang problema natin dito, mga baby. Prob 5 yan. That's the prob 5. Pero 2017 ang ating score daw, lamang ang Iphios pagdating sa killing score. Pero sa push naman, hawak na sana makapasok at mukhang makapasok nga ang Lord, mga bestop. Uy! Naku po, pa-miss kill! Anak ng Tina pa itong Lord na to, hindi naturuan mag-ML ng maayos. Pero eto na, naku po, eto talaban si Yabi dito, wala nang buhay. Ayaw pang tumower lock na sana makapasok. Naku po, sakit sa ulo. Nayari pero uy, ako, wala na rin buhay. Pero yun nga lang, that ends the our fight with the 2-1 score. Congratulations to Sana Makapasok. So, lead ang nangyari dun. Mananalo kami kahit walang marksman. Tiwala lang. Tiwala lang. Meta ng Indonesia.